hold any longer. This place is fire, not getting lighter. See the light getting brighter. My eyes can comprehend the future ahead. Hapon po muli sa ating lahat and welcome back sa ating pong online daily devotion and prayer. So tayo po ay nagkaroon po ng break for the past weeks. At sinisimulan po uli natin or sisimulan po uli natin ngayong hapong ito ang panibago po nating series dito po sa ating 3 PM online daily devotion and prayer. At ang tututukan po natin is what we call the ABC of G12. And this is a book written by our very dear Pastor Cesar Castellano. So yung ABC po ay alam po natin yun po yung alphabet. At kapag yung ABC ay inaral mo, parang inaaral mo yung basic. Di ba yung basic ng English alphabet. So tayo po, yung po yung aaralin natin simula po ngayon at sa mga susunod pa pong mga araw. At ito po yung titignan natin na ano ba yung mga basics when it comes to G12. So kaya po kami ay excited na makasama po kayo at alam ko po na ready na po tayo na matuto. So mga ilang weeks rin po ito na itignan po natin yung iba't ibang mga aspeto ng G12. At sisimulan po natin yun dito po sa ating week 1, which is about vision. So kung kayo po ay nanonood, pwede nyo po bang i-type yung word na vision. So kapag po sinabi po nating vision, ang unang-una pong aspeto na kailangan po nating tignan is what we call visionaries. So yun po yung tututukan natin ngayong hapong ito. Ano ba ang ibig sabihin ng visionary? Kapag ikaw ay isang visionary, ano ba yung meron sa'yo? So ang vision po is fundamental for anyone who wants to succeed in any area of society. So kapag gusto mo mag-succeed sa sports, sa business, sa media, or sa ang aspeto man yan, kailangan mo ng vision. At nakita po natin throughout history, yung mga visionaries po, sila po yung laging nagsistand out. Dahil meron po silang goal. Yan, type nga po natin goal. Meron po silang goal na gusto nilang ma-reach out na para sa iba ay mukhang imposible. Nagkaroon po through vision, yung mga visionaries po natin were able to break world records. Dahil nagkaroon sila ng goal na ito yung gusto naming ma-achieve, ito yung gusto naming ma-reach. Yung mga visionaries po na siguro kilala natin were also able to brought about social change or nakapag-develop sila ng mga groundbreaking technologies such as mga computers or smartphones. Bakit? Dahil meron silang vision. Again, yung mga visionaries natin, sila yung mga may mga bagay na nakikita. Parang hindi pa man nakikita ng iba, nakikita na, na-visualize na nila. At yung mga parang mukhang imposible ay gusto nilang ma-achieve through reaching their goal. Siguro may mga ilan po tayong kilalang mga great visionaries. Pero in the course of history, yung mga kilala po ay, for example, si Walt Disney. Yung mga Destiny School of Leaders Module 2, shinare po
si Walt Disney when it comes to vision. So si Walt Disney po, ano pa lang po siya, nagsisimula pa lang siya sa kanyang pagde-design, pagdo-drawing, ay na-visualize niya na in his mind yung cartoon character na gusto niyang i-create, na eventually ay naging si Mickey Mouse. So, ngayon po si Walt Disney, wala na po siya, no? Pero yung legacy niya ay nag-live on. Yung Walt Disney is a multi-billion na siguro yun, no? Franchise na nagko-cover ng iba't ibang mga movies or mga mga characters, cartoons. So, isa po yun si Walt Disney. Sino ba? Si Steve Jobs. Si Steve Jobs, kilala po natin siya as yung dating CEO ng Apple. At siya po ay isang visionary din. Kaya nga po yung parang sistema ng cellphone ay nag-develop, nag-evolve dahil sa kanyang na-visualize when it comes to technology. Si Martin Luther King Jr., he also had a vision. Meron pa nga po siyang speech. Sabi niya doon, I have a dream. So, nagkaroon po siya ng vision with parang unity ng Amerika, na yung mama-break po yung ano, yung parang pagtingin doon sa mga may colored, yung mga white, tsaka yung mga colored people nung panahon nila, yung discrimination. So, he had a vision na ma-break yung ganong discrimination during his time, na ine-enjoy na ngayon ng present generation. Si Nelson Mandela, ayan, siya naman din po ay ginamit sa Africa para po magkaroon din ng unity at ma-break din yung tinatawag ng apartheid. Yun din para rin po kay Martin Luther King Jr. So, marami pa po. Marami pang mga visionaries. At ito po mga visionaries natin, they all share a common characteristics. Meron silang common characteristics. Meron po silang tatlong characteristics na pare-parehas po silang meron. So, una po, they were able to see what no one else could see in their day. That is vision. They were able to see what no one else could see in their day. Yung mga bagay na parang yung, siguro yung breaking ng apartheid during the time of Nelson Mandela, mukha siya imposible. Kasi parang mula sa pinakamababang level ng society hanggang sa pinakamataas, merong discrimination. Pero nakita niya na merong ganong mangyayaring unity sa kanilang bansa. Pangalawa, they worked tirelessly until they saw the vision they had fulfilled. So, hindi po sila tumigil hanggang sa ma-fulfill, hanggang sa makita nila yung fulfillment ng vision na kanilang nakikita or naiisip. At pangatlo po, they transformed their field of work for the generations to come. Yun po yung matindi sa mga visionaries. Hindi lang po nila na-influence yung present generation nila, pero yung ginagawa nila ay nagkakaroon ng impact for the next generation. At yun po yung gusto nating matanim. Ganun din po kasi ang makikita natin when it comes to leadership. Dito po sa inaaral po natin yung G12 system or leadership po natin. Na yung mga nagkakaroon ng vision, yung mga visionaries, sila po yung nagsistand out and make an impression on others na parang medyo hindi clear yung vision na meron sila. Yung mga leaders po na without a vision ay para po silang mga eroplano na walang flight plan. Kapag po ang eroplano walang flight plan, kahit kompleto na yung mga elements, ready na silang lumipad, pero hindi mapufulfill ng eroplano yung purpose niya. Bakit? Kasi hindi niya alam kung saan yung clear destination niya. So, ganoon din po yung mga leaders without vision. Ang mga leaders po who are not visionaries, ay meron silang, parang equipped sila with everything. Diba, meron kang system. Alam mo yung G12. Pero kapag hindi mo alam kung paano mo lakaran yung vision mo, or in the first place, wala kang vision, ay wala rin pong direction yung gagawin mo na pag-disciple or pag-lead. Kaya nga po, yung gusto ng Panginoon, as we end, ito pong first topic natin on our week on vision, na tayo pong mga visionaries, ay gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng desire, na genuine desire to serve the Lord, at magkaroon tayo ng vision for our ministry. So kaya po, yun po yung ipagpe-pray natin, na Lord, bigyan nyo kami ng vision, na kami as visionaries, na as leaders pala muna, kami as leaders ay maging visionaries. Para as we walk, hindi lang sa discipleship, pero in our life, in our faith journey, ay daladala namin yung vision
na binibigay niyo sa amin, clear sa amin yung gusto niyo ipagawa. So, yun po yung pagpe-pray natin. And then afterwards, pagpe-pray pa rin po natin patuloy yung mga needs po natin dito sa church, yung mga concerns po natin. At kung meron po kayong mga loved ones na gusto nyo rin po ipag-pray, pwede nyo rin po yung i-type dyan para po may isama po natin as we pray. So sige po, please join me as we come to the Lord and pray for our church and for all of us as we start ito pong series natin on the ABC of G12. Sige po, let's all close our eyes and let's pray. Lord, we thank you so much for this great afternoon na magsisimula po kami, Lord, ng bagong series namin on the ABC of G12. At sa week po na to, I pray na ang bawat makikinig, Lord God, bawat manonood ay makakatch yung vision na binibigay niyo po sa kanila. I pray all of us, Lord God, will become visionaries na tulad ng mga napakinggan namin mga people throughout history, Lord God, they will have, Lord, that sense na hindi pa man nila, Lord, nakikita during their time, pero they are already anticipating, Lord, nakikita na nila yung mangyayari. Hindi sila titigil, hindi kami titigil hanggang di po namin nare-reach yung gusto nyo pong ipagawa sa amin. Ganun din po, Lord, at tinataas po namin, Lord, ang bawat needs at concerns po namin, especially as a church. Lord, we lift up to you our leaders, unang-una po sa lahat. Lord, our leaders in the G12, we pray, Lord, for you to pour out your wisdom, your favor, your blessing sa kanila, Lord. I pray for unity, direction, Panginoon, especially sa amin, dito po sa aming simbahan, sa CF family. We lift up to you all our pastors, all our leaders, sa pangunan, Lord, ni Pastor Gani, ni Pastora Tess. We pray for you to give them vision continuously that they will lead us, Lord God, to your plans and purposes for us. We pray for all our pastors in the CF family that you give us unity, Lord God. Give us one heart, one vision. I speak good health, provision, protection sa bawat pastors namin. Ganun din po, Lord. We pray for every churches na nandito po sa CF family that you will raise up, Lord God, visionaries in our church. You will raise up leaders, Lord God, that we will build our 12. We will have our cell groups, Panginoon. At patuloy kaming lalakad, Lord God, sa vision of the G12 na binigay niyo po sa amin. We thank you, Lord God. We pray na patuloy niyo pa pong i-raise up, Lord, ang mga bawat pamilya, na magkaroon po kami ng mga cell groups in our families, in our campuses, in our workplaces, Lord God. At patuloy, Panginoon, na pag-unite niyo po kami, Lord God, as we win souls and as we make disciples. We lift up to you, even Lord, lahat ng may mga karamdaman. Lord, we speak healing kay Pastor Noel, Lord God, kay Brother Nimesho, kay Sister Lupi, Lord. May mga loved ones pa po namin na may karamdaman. We apply your blood over them. We speak healing sa kanila, Lord God, and we receive, Lord God, yung kagalingan at yung kalakasan na inihanda niyo po sa kanila. We thank you so much. Thank you for this afternoon. And we claim, Lord God, na patuloy kami matatransform through your word as we continue with our series on the ABC of G12. We love you, Lord. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. So again, thank you so much for joining us this afternoon. Maging excited po tayo as we continue dito po sa week 1, Vision, dito po sa ABC of G12. Maraming salamat po and see you again tomorrow.